Samahan nyo ako at ating tatayo yung pustay. At di mapakita ko sa inyo, huwag nakatayo na. Ngayon ay ako yung samahan. Ako'y may sishare sa inyo. Ako'y meron natuklasan din sa paggagawa ng poste ng aking gagawing dirty kitchen na PVC pipe ang ating gagamitin. Eh, nakaisip ako ng mas matipid na kaunti pa. Bali, natutunan ko dati sa panunod lang. Panunod lang ng mga karpintero, nagnanakaw lang tayo ng konting alam. Eh, ina-apply ko dito sa paggagawa dito sa bahay ko. Pagka meron akong konting budget para sa materials, ako na yung gumagawa. So ngayon, i-apply ko yung natutunan ko paggagawa ng posting nga na simento na PVC pipe ang gagamitin. May bakal sa loob. So gagawa tayo ngayon ng stirrup, yung pinaka-stirrup na tinatawag nila. Ang natutunan ko bale ay tatlo yung paa ng stirrup na ginagawa namin. So ngayon, dahil napakamahal ng bakal, naisip ko pwede rin pala yung dalawa lang. Ako na lang dumiskarte at yun ang i-share ko sa inyo, na bakit pwede pala naman yung dalawa lang dahil na sobrang malang bakal ngayon. Ay di dalawa lang yung ating gagamitin. Ay sa dirty kitchen ko lang naman, ay di ayos na rin aray. So pakikita ko sa inyo ngayon paano kong gagawin. So yan, ito yung ating mga gagamitin. Ito ay nakaw-alam lang natin. Ako hindi talagang karpintero, i-share ko lang sa inyo yung aking natuklasan na pwede pala. Ayan ang ating mga tools. At ito yung PVC pipe na ating gagamitin, size 4 di 4 tinatawag. Tapos rin naman yung pang stirrup. Gagawin natin yung stirrup, asimbulin ko ngayon yung pinapasok dito sa loob ng PVC pipe. Ayan, dito sa loob ipapasok. Pagka na-assemble ko to, ito yung 10mm at ito naman yung 9mm. Mapansin nyo, kalawangin na yung 9mm ko. Ari mga ritasong bakal ko lang na natira sa aking mga paggawa dati. Yan, meron pa dyan. Yan, ari lang ang bagong bili ko. Ay napakamahal ngayon ng bakal. Yan, naisipan ko, instead na tatlong paa ang gagawin ko din sa stirrup na gagawin kong ipapasok dito sa loob ng PVC pipe, ay dalawang paa na lang, dalawang garnela ang na mahaba. Simula din ay hanggang doon sa kanyang dulo, itatagos natin down. Yan, doon sa dulong yan ang kanyang magiging haba. So yan, ipapakita ko sa inyo, i-share ko ngayon sa inyo na pwede pala yung dalawa lang na naisip ko lang ngayon itong ako'y nagagawa na mismo, na dahil sa mahal ng bakal nga, ay di yan, aring man yung sariling bahay ko lang ang gagawin ko. Di, tama na yung dalawang paa na ipapasok natin dito. Gagawa tayo ng pinaka pang stirrup. Yan yung puputol-putol tayo ng mga bakal na 9 mm. Bali, gagawa tayo ng 8 pirasong ganito. Ayan. Ganito yung aking ginagawa. 8 piraso sa isang poste na ginagamit ko. Ito yung gagawin nating pinakapang stirrup. Iyayapos natin ito dun sa bakal na 10mm na 2 piraso. So dati, yung ginagawa namin, natutunan ko nga, ay tatlong paa. Ay ito dalawa lang ang paa ang gagawin ko. So dati ang ginagawa kong ganito, triangle, pag ganun. Pag tatlo yung paa ang gagawin. So patipid ako sa bakal. Ang ginawa ko ganito na lang.
dito lang ilalagay yung dalawang bakal na nakagayan. Pakikita ko sa inyo mamaya. So ito po, ito na yung sinasabi ko sa inyo. 8 piraso na yung nagawa ko. Naputol ko, tsaka na bend ko na siya sa ganitong shape. Yun yung naisip ko na shape niya lang para dalawang bakal lang yung magamit instead na triangle. So pakikita ko sa inyo, ito yung ilalagay natin dyan sa dalawang 10mm na yan. May distansya siya na halos 1 foot ang bawat isa. Yun lang ang ginawa ko sa kanya. Yan. Ayan, mapapansin nyo, ganyan magiging pwesto nyan. Ngayon, para may fix natin siya, kapag gagamitan siya natin siya ng tie wire. Ito, yan. Tatalian natin ito. Para may fix natin siya na nakaganyan. Bago natin ipasok doon sa loob ng PVC na yon. Yan, and siya, bago natin tapusin na rin video ng aray, eh, gusto ko munang i-shoutout itong ating mga kaibigan, mga patuloy na sumasubaybay sa Alkain. Eh, kailangan mapagbigyan natin itong mga itaw at baka magtampaw. Eh, siya, shoutout muna po kay Mr. Robert Dungalain. Dungalain or Dungalain, hindi ko alam kung paano bigkasin yung video mo. Mr. Robert Dungalain from Jeddah, Lakaw, Layaw. Maraming maraming salamat sa panonood mo sa akin. Sana yung lagi nyo akong panoorin sa mga katrabaho mo dyan. At sa buong pamilya mo, Mr. Robert Dungalain. Shoutout sa inyo. Maraming maraming po salamat sa pagtangkilik. At kay Mr. Charlie Samsaman from Pangasinan. Charlie Samsaman, taga Pangasinan pala ito. Masiging marami rin daw bakang magaganda. Ay siya, shoutout sa iyo. At sa pamilya mo, Mr. Charlie Samsaman from Pangasinan. Saka po kay Mr. Jun Ison ng San Pedro Malbar, Batangas. Jun Ison, shout out sa iyo at sa family mo. Maraming maraming salamat sa panonood mo ng aking mga video. Ako'y nabubulol na naman. Ano, huwag kang magsasawa magtangki-like. Yan, Mr. Jun Ison ng San Pedro Malbar, Batangas. Batanggin nyo rin tao. At kay Mr. Romeo de Sagon from Barcelona, Spain. Ikaw, pagkalayaw. Ay, nasa Espanya. Sir, maraming maraming salamat at natangkilik mo, nasisilip mo aking channel. Ay, sana huwag kang magsasawa. Mr. Romeo de Sagon, maraming salamat po from Barcelona, Spain. Sa iyo at sa buong pamilya mo, shout out. At kay Mr. Kay Miss Nieves Gangat. Gangat nga. Mr. Nieves Gangat. Ay, nahirapan akong bigkasin yung apelido. Ay, maraming maraming salamat sa iyo at ako yung nasisilip sa aking channel. Huwag ka sana magsasawa. Miss Nieves Gangat. At kay Mr. Kabakno Mix Spoon TV. Yun. Maraming maraming salamat sa iyo. Shout out sa iyo. At kung pasensya ka na, hindi ko masyado mabigkas sa ring yung oray. Kabakno Mix Spoon TV. Shout out sa iyo at sa family mo. Sana po, lagi mong panoorin ang aking mga videos. Maraming salamat at natangkilik mo ang aking mga videos. Salamat din sa mga comments. Yan, yun sinasabi ko na sa inyo, stirrup. Ngayon, nakapix na siya. Inamitan ko siya ng wire. Yan o. Yan. Ang distance niya is may git 1 foot ang isa. Kasi 8 lang yung ginamit ko. 8 pieces lang ang stirrup kong ginamit. Yan. Dito sa habang 10 feet. Ayan. Ito siya. Hanggang dito sa kahulihan. Ayan. So dalawa lang siya, hindi siya tatlong paa. Yung ginagawa namin usually dati,
natutunan ko noon ay tatlo. So ngayon ko lang naisip, pwede naman palang dalawa, kasi ang kailangan ko lang naman doon sa dulo, sa ibabaw, ay dalawang bakal din lang na nakaganon. Pagsasangatan ng 2x3 na kahoy na pagpapakuha ng ating yero. So sabi ko pwede ng dalawa para matipid-tipid. Mapapansin nyo ito, nakabuka itong dalawang ito dito sa pagdating dito sa baba. Ito yung magiging base nya ng poste. So kaya nakabuka siya para yung tubo, yung pipe na yan, pag pinasok natin doon, simula doon pag ganito, hindi siya lulusot hanggang dito kung hindi mo siya ibubuka. Kailangan nakabuka sa hanggang dito lang yung pipe. Yan. So magkakaroon ng malaking pundasyon ng semento dito sa baba na to pagka itinayo natin. Pakikita ko sa inyo pamaya yung sinasabi ko. Ang ibig ko sabihin, hanggang dito lang magiging lusot ng pipe. Hindi siya lalampas dito dahil nga nakabuka to. Yan, papasok na natin. Papansin nyo, nakapasok na, pero ito nakalabas. Yan, hanggang dyan lang yung pipe. So pag tinayo natin siya, itong part na ito magkakaroon siya ng malaking base ng semento bago pa yung loob. Doon sa hukay, kung anong size ng hukay, yan, ito kakainin itong paan na to, kakainin ito ng magiging base na semento bago pa ito mapunuan ng ating semento. So yun ang purpose nito, kaya nakabuka. Ayan. Yun, hanggang doon. So yung dulo, dapat may nakausli na dalawa doon sa dulo. So ngayon, dahil kulang nga yung bakal, yung size ng bakal is 20 lang, then 10 ito, so hinati ko lang, sakto lang siya. May nakalabas dito ng konti. So doon sa taas, wala nang makalabas. So dudugtungan ko lang siya ng dalawang 9mm doon sa dalawang dulo para magamit natin doon sa kahoy na ipapatong natin dyan pag tinayo na natin. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Dinugtungan ko na siya para may nakausli yung dalawa. Kasi yung ating 10mm, yan lang, hanggang dyan lang siya. Pagka nahati, yung size 20, yung length niya is 20 feet. So pag nahati, hanggang dito lang siya ang magiging haba niya. So kailangan natin dugtungan para may nakausli na ganito. At kung bakit may nakausli na ganito lagi, ay yun ang explain ko naman sa inyo ngayon. Pagka naitayo na natin ito ang poste, ito na po yung sinasabi ko sa inyo na naitayo natin ang ating poste. Yun, hanggang daw sa itaas na yun. Yun, mapansin nyo, dalawa. Ayun o, nandiyan yung dalawang bakal na nakausli. At yun ang i-explain ko sa inyo kung bakit dalawa ang nakausli na yan na ginamit ko. Kung anong purpose na yan. Bakit baga hindi pantay na lang na gayaw. Dati tinatanong ko sa akin sarili, ito'y lagi may pa sobrang gayaw. Ay nung matuto ko ng kauntay, ay di naintindihan ko kung anong purpose pala niyan sobrang gayaw ang kauntay sa mga postay. Yan o, tayo-tayo na yan. Yung mga natutuklas ang kaw, pinuprove ko lang sa inyo na pwede. Sineshare ko rin sa inyo at di, napapatunayan ko naman sa inyo pwede nga. Ito, yung sinasabi ko sa inyo, yung pundasyon na yan na semento, yung dalawang paang nakabuka na ganoon, yun ang kakagatin niyang semento na yan. Yan, para matibay-tibay ang pagkapundasyon niya. Kaya ako binubuka yung paa para hindi siya matabunan itong PVC. Kasi kung hindi bubuka, ilulusot yung PVC yung ganyan, matatabunan yung dalawang paang yun. Hindi, hindi siya makakagat ng samintong itong pundasyon. Yan, yan ang pinakapundasyon niya. Base, ika nga. Yan, o, diba?
hanggang doon sa itaas. Pakikita ko sa inyo itaas, pag-explain ko sa inyo ang purpose ng dalawa na yun na nakausulay. Akyat muna tayo. Narito na tayo sa itaas. Baka tayo mahulog. Yan, ang itsura niya ngayon sa itaas, matigas na ang semento, oh. Pero medyo ano pa yan, hindi pa siya kulay puti. So ibig sabihin, hindi pa siya talagang totally ito yung tuyo. Patulad nito, sementong ito, yan, dapat ganyan maging kulay niya. So ito, kahit matigas na, medyo sari-sariwa pa siya. Ngayon, ito, yan, ito naman ang ibig sabihin niya yun ito. Kung bakit meron ito, ay ito po ay dito natin ilalagay yung 2x3 na kahoy na gagawing pinaka batangan pag papakuan siya nung pamakuan ng yero ng isa pang pabalagbag na ganoon. Hindi na ako maglalagay ng kilaw, batangan na lang at saka pamakuan diretsyo para matipid-tipid sa kahoy. Yan, yun ang isisingit ngayon natin dito. Ngayon pag naisingit na ganyan diyan, naipatong na ganyan yung 2x3, eh itong dalawang ito ay igaganyan natin, ibebend na ganyan, parang nakahook siya dun sa 2x3, para yun ang support niya, para kung may bagyaw, salukin na ganyan ng hangin, hindi siya may aangat ng hangin ang ating buong bubong, dahil i-hook natin dito yung kahoy. Kukuha tayo ng kahoy para kitang-kita ninyo at ma-explain ko ng mas maayos. So yan, nakakuha na ako ng kahoy. May talagang ako yung makit pa. Baka ako yung mahulog. Para sa inyaw. At tari dati, hindi ko rin naiintindihan. I-explain ko lang para ma-share ko sa inyo ng maayos. Aray. Yan ang 2x3 na kahoy, San Paul. Yan, igagayan po natin. Hindi yan. Yan, nakagayan yan. Yan. Pag naigayan natin, ay di aring kahoy na, lalagyan pa ng kahoy na papagayon, padugtong naman doon sa kabilang poste na yon. Yan, di yan. Yan, magkakaroon naman siya ng kahoy pa uli dito. Di mangyayari na, fix na fix itong ating poste pagka nalagyan ng kahoy na gayon. Ay ngayon, ito, ang sinasabi ko kanina, itong pag nailagay natin gayan, itong kahoy na ito, at ang kabilang duloy na ipako doon sa pagkakabitang kabila na poste, ibebend natin itong bakal na ito na nakagayaan. Yan, yun, bali nakahook na gayaan. Aray, di patuwid, aray. Ibebend natin din sa part na aray, papaganaon. So, nakahook siyang gayaan. Yan, mangyayari yan, nakagayaan. Yung bakal na yan. Tapos ito namang isa, ibebend naman natin, papunta naman din ay. Bali nakagayo naman siya. Yan. O, magkaya post na nakagayaan. Yan, nakahook na gayaan itong kahoy na ito dito sa bakal na ito. Ito magiging hook natin itong bakal na ito. So hindi siya kayang iangat ng hangin pag kami bagyaw. Basta-basta maliban lang talaga napakalakas at aring poste ay mabunaut. Mapasama aring poste ay napakabigat ng posting aray dahil sa minto nga ay inakaw ay aray napakabigat bago mabuhat din. Ayan, ayan sinasabi ko purpose pala nito na hindi ko rin naiintindihan ako, hindi pa marunaw. Ayan, bakit ka ako lagi may nakauslit na garnay? Hindi gayon po mangyayari yan. Ngayon, pag na-event natin ito ngayon na gayaan, yan, nakayapos dito, tapos lampas pa ulit daon, ibebend pa ng pagayon pa, ay di ganun na ganun siya. Ayan, nakahook na ganun talaga. Ngayon, pag nakahook na siyang ganun, ipapako natin ito, itong bakal na ito. Lalagyan natin ang pako dito na ikikilo na ganun, saka dito, pag ganun, para nakaklam naman siya sa pamamagitan ng pakaw. Ay di napakatibay, pundong-pundo ito, itong ating poste, at saka itong ating patungan ng bubaong ay magiging pundong-pundo itong kahoy na ito. Hindi siya talaga gagalaw, hindi siya mabubuhat ng hangin. Yun, ang purpose po niyan. Ay di, ngawit na ako ngayon din sa itaas. Ay di, hanggang dito na lang muna. At di, na-explain ko sa inyo, na-share ko sa inyo yung aking idea at na aking natuklasan na pwede pala yung dalawang bakal din lang ang gamitin, pampatipid. Ay naipoprove ko naman sa inyo na talagang pwede.
dito na lang po muna. Salamat po sa inyo, maraming maramay. Ako'y nangangawit na rin sa itaas. Nihulog ko na yung kahoy. E di, na-share ko sa inyo ang aking natuklasan at saka ang aking bagong idea sa paggagawa na ring posting simintaw na may PVC. Ay pwede pala rin dalwalaang. Yan. Ay proven ko naman sa inyo na talagang pwedeng-pwede. Yan, kita naman ninyo, nakatayo na. Ay ari pagka nagawa ko at nabubungan, ay pakikita ko ulit sa inyo. At talagang nakatipid ako din ng konti sa bakal. Ayan, ay maraming maraming salamat. Sana kay patuloy na magtangki-like. Huwag niyo kong pagsasawa ang panuray. Hanggang ako may natutuklasan, ay lagi kong isi-share sa inyo. Hanggang dito na lang po muna. At ako'y ngawit na ngawit na. Alam niya ako sa dulaw. Bye-bye po muna. Bye-bye. Huwag tayo mahulog.